naman ibibitin natin iba't ibang makeup at hairstyle na uuso talaga sa mga babaeng, well, 40 years old and up. Mga mature, tulad namin. Yes. Kasama natin ang celebrity makeup artist na si Moria Lim at celebrity hairstylist na si Mark Anthony Rosales para sa ilang beauty tips. Yan. Alright, kasama ko ngayon si Moriel. Hi, Moriel. Hi, good morning. Ayan, unahin natin yung mga makeup. Ano ba yung mga mauso? Actually, hindi uso. Ano ba yung classic at bagay na makeup para sa mga 40 and above? Usually kasi ang no makeup makeup look is really timeless. So ngayong year, pero mahirap gawin. Oo. Uso pa rin siya. Like for our first model. Ano ba pangalan niyo? Jessica po, madam. Jessica. Yan, si Miss Jessica. Si Ma'am Jessica. Uso pa rin yung bold brows for her age. Kasi 'di ba ang tendency as we age nagiging thin yung manipis, eyebrows natin. Correct. So it's important na ma-frame pa rin yung face niya na bold yung ano niya, yung eyebrows. Kila so fuller, is life. Fuller brows. Oh, parang at saka nowadays kaya tama ka, nanonotice ko na more and more people appreciate that fact na kapag malapad yung kilay mo, mas bata yung itsura yes. mo. Eh kahit yung mga bata nga ganun na rin yung kilay nila. All right, next naman, what else do we have in terms of makeup? For our next model, si ma'am, uso ang pink lips, soft neutral pink. Nice. For the lips and for the eyelids, peachy tones. Yes. Medyo nakakatanda din pag sobrang dark yung eyeshadow, yes, tama ba? Yun yung reason kung bakit ganun yung ginawa ko for her. Uh-oh. Kasi trend na ngayon fresh yung makeup. Yes, so, agree. Konti lang yung nilalagay tsaka as much as possible more on skin talaga yung yeah. kita pa rin yung skin niya. So uh-oh. Hindi masyadong makapal. Medyo dewy, yes, 'di ba? Medyo shimmery yung skin nila. Yes. Oh, nice one. Thank you so much, Moriel, sa iyong mga makeup tips. Ngayon lang para sa hair, Mars. Yes, Mari, kasi kung maganda ang face mo pero pangit ang hair mo, hindi pa rin aayos, 'di ba? Oo, sayang naman. Kaya kasama natin si Mark to explain. Ano nga ba ang babagay sa mga 40-ish? Like, yes. Like, us talaga. Yeah, ano ang babagay sa amin? For Tita Myra, what I did kasi, since 80s is back, okay. So it's a retro look. 80s is back talaga? So I call it as a throwback trend. Throwback kasi, ano yung throwback sa kanya rito? So, di ba, especially sa kanila, like, they're very busy kasi, like, working, then taking care of their kids. Mm. So they don't have time to curl yung hair nila, di ba? So what they do, they can just get a rollers, then tulog sila, then pag-iisang tanggal, then there tulog you go. Tulog na sila, ganda ng hair niya. Correct. Oh, ang ganda ng hair mo doon. Diba? Ay, si Myra. Actually, di ba sinasabi nila pag tumatanda, di ba, nag-dinipis ang hair, pero sa kanya, obviously, beautiful effect. Ito naman kay Miss Lisa, and of Mark? Course, kay Tita Lisa naman, this is one of my favorite, bob cut. Okay, so, bob cut kasi, it helps to, ano, to thickener your hair. Oh, talaga mukhang makapal. Diba, especially when we are aging kasi, di ba, nag-hair loss yeah, and all. Yeah, talaga siya. So, ako, I always suggest to my clients na magpa-mid-length bob. Uh-oh. It looks trendy and at the same time, look, tumakapal naman siya. It's so sophisticated. Kailangan ko rin yata pa bob ka. Konting blower lang kasi, aangat siyang ganun. And it's easy. Like for example, if you're in a hurry, just scrunch it like that. Uh-oh. And there you go. Volume. Volume na siya. Oh. Pala, kaya naman pa problema, lola mo. Maraming salam. Thank you sa mga tips. Thank you for having us. Thank you. Push pa rin ang ganda ng ating mga titas of Manila. Yes, di ba? 40 is the new 20. Pwede. Dati 30 lang. Correct. 40 is the new 30. Thank you so much, Moriel and Mark. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Alright, mga puso. Pili na sa mga babagay sa inyong hairstyles and makeup ngayong 2018. Yan.